ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong ating dyan, Pops Lord? Ito Pops J, kung kailan kulelat ang Pilipinas, sabi ng World Bank. Pagdating sa mga pandaigdig ng sukatan ng karunungan ng mga mag-aaral sa pagbabasa lalo na. Saka pa umalingasaw itong usapin ng pagbawi ng komisyon sa wika Filipino ng ilang aklat dahil sa umuloy subversibong nilalaman nito. Tandaan na marami sa mga tinuturing ngayon na classics ng world literature ay minsan na ring pinagbawal. Kadalasan ay para sa dalawang kadahilanan. Una, dahil sa sexual na nilalaman. Hindi na bali kung masining ang prosa o may makabulang sinasabi tungkol sa buhay. Pero naipagbawal dati sa Amerika at sa ilang bansa sa Europa ang mga obrang gaya ng Lady Chatterley's Lover ni D.H. Lawrence, Lolita ni Vladimir Nabokov, at ang Tropic of Cancer ni Henry Miller. Kahit ay diary ni Anne Frank at ang napakahirap basahin na Ulysses ni James Joyce. Politika naman yung isang dahilan ng pagbaban sa isang akda at ang komunistang Soviet Union noon ang numero uno dyan. Alam nyo ba na banned noon sa Russia ang Robinson Crusoe ni Daniel Defoe na tungkol sa isang malalakbay na nastak sa isang isla sa gitna ng kawalan. Ang dahilan daw? Mali daw ang depiksyon na ang isang individual ay kayang gumawa ng napakaraming pambihirang mga bagay. Mas mahalaga raw ang kolektibong pagkilos. Maski ang Animal Farm ni George Orwell, dahil ito raw ay simbolikong iniinsulto ang partidong nasa kapangyarihan. Banned rin of course ang 1984 ni Orwell. Kasama rin ang Dr. Zhivago ni Boris Pasternak. Pero hindi sila kasing malas ng mismong Russian author na si Alexander Solzhenitsyn na hindi lang banned ang mga akda, kinulong din siya na matagal. Sa China noong 1930s, pinagbawal ang Alice in Wonderland dahil mali raw ang makita ng mga bata na nagsasalita ang mga hayop. Sa Nazi Germany noong 1933, maraming aklat ang sinunog, kasama na ang mga akdang sinulat ng mga Hudyo gaya nila Karl Marx, Albert Einstein at iba pa. Ang kabalintunaan noong 1920s, ang aklat na sinulat ni Hitler, ang Mein Kampf or My Struggle, ay minsan ring pinagbawal sa Germany. Pero nagkakamali tayo kung akalain natin na ang pagbaban sa isang aklat ay isang makalumang gawain. Nangyari na nga. Ang Harry Potter ay banned sa United Arab Emirates at ilang paaralan sa Wales at ang Wizard of Oz. Ang Frankenstein ni Mary Shelley ay naban sa South Africa na sa pagiging malaswaraw. Yung isa namang dahilan, relihiyon, kung bakit hindi lang banned sa Iran at Indonesia ang Satanic Verses. At may death sentence din ang nagsulat nito na si Salman Rushdie, na kailan lang inakitang sinaksak si entablado sa Amerika. Nabuhay pa naman si Rushdie, pero ang balita ay bulag na ngayon ng isang mata. Sa Pilipinas, yung martial law ay hindi ka pwedeng makitaan ng kopya ng Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mijares at ang Untold Story of Imelda Marcos. Nelson, tawag ka. Pero nung panahon ng mga Kastila, masyari ka pag nakitaan ka ng dalawang nobela na ngayon ay obligado tayong basahin kung gusto mo makapasa sa mga eskwelahan, ang Noli at ang Fili. At yan ang headlines on History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa iyo, Pops J. Maraming salamat, Pops Lord.